po nagsimula ang klase ng mahigit 50 paaralan sa Region 1 na naapektuhan ng masamang panahon kamakailan. At may ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA Regional TV. Russell? Connie, 56 na paaralan sa Region 1 kabilang ang mga Tarim National High School sa mga formal na rin nagbukas ng klase para sa school year 2024-2025. Maagang nagsidatingan sa mga Tarim National High School ang mga estudyante para sa unang araw ng kanilang klase. Kompleto sa uniform ang mga estudyante na dumalo rin sa flag raising ceremony. Ayon sa pamunuan ng paaralan, kahuhupan ang baha sa maraming silid-aralan na dulot ng pag-apaw ng katabing ilog dahil sa mga nagdaang pag-ulan. Nitong weekend, humabol sa paglilinis ang mga guro sa mga silid-aralan. Mahigit 5,000 na estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela ngayong araw. Tumasumano ang enrollment rate mula grade 7 hanggang senior high school. Halimbawa sa grade 7, mula sa 680 na bilang ng mga estudyante noong nakaraang school year, meron na ngayong 982 students. Kabilang naman sa mga paaralan sa Region 1 na ngayon palang nagbukas ng klase ang San Joaquin Elementary School sa La Union at Rodolfo Fariñas Jr. National High School sa Lawag City. Connie, sabi naman ng mga Tarim National High School Principal na si Ginang Elvira Biray, magpapatupad naman ng make-up classes para mapunan yung mga naantalang araw na pagsisimula ng klase. Ang problema lang sa ngayon, ito nga ang kakulangan ng guro. Pero nag-request na ang pamunuan ng paaralan sa DepEd Regional Office 1 para sa dagdag na 12 guro para sa senior high school. Yan muna ang latest mula rito sa mga Tarim Pangasinan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.